statements I made at the last hearing were the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and I will not change it, Your Honor. Sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, marahil lumikha ng ingay si Perfecto Jun Yasay Jr., ang dating Securities and Exchange Commission Chairman. Naging isa sa mga whistleblower sa mga iskandalong nagpabagsak sa Administrasyong Estrada. Okay. Yan ang buong katotohanan. Okay. Huwag kang magsisinungaling, baka tamaan ka ng kidlat dyan. Manguna kaya siya ngayon sa pagsungkit sa pwesto ng pangalawang pangulo? Okay, sir. Good afternoon. Yeah, kumusta po kayo? Okay. Pinatuloy kami ni Yasay sa kanilang condominium unit sa Makati. Baka sa kanilang tahanan ang atas ng kanilang pamumuhay. Ang katayuang ito ang isa sa mga ibinabato sa kanya. May mga kritiko nagsasabi na elitista daw kayo, hindi raw kayo nakakakonect sa masa. Ano man sasabi niya doon? Alam niyo, siguro ang impresyon niya ay dahil marunong ako magsalita ng English at sinasabi nga nila, magaling na yung English ko, parang Amerikano, no? Mm. Pero sa totoo lang, hindi ako elitista. When I dress, para bang malinis tignan. Mm. Siguro ganun ang pananaw nila na elitista. Mm. Pero sa katotohan lang, masang-masa po tayo. Amen. Nabuta naming magtatanghalian ng kanilang pamilya. Pritong dilis ang inulam ni Yasay. My granddaughter, she's a little bit Spanish. Oh, so she knows Spanish. She knows Spanish. Pinalaki ako na aking mga magulang na sundin ang tama. Tubong Mindanao si Yasay at laki din daw sa hirap. Yung panahon na yon, yung father ko ay yung sweldo ni 60 pesos a month lang, yung mother ko 120 pesos a month, apat kami magkakapatid. Talagang we were living below the poverty line. Ako'y nagtitinda ng dyaryo, nagtitinda ng prutas sa palengke, nagsashine ng sapatos, no? At lahat ng mga kailangan gawin para makakatulong sa pag-aangat ng buhay namin sa pamilya, no? Yung nag-aaral ako ng abogasiya, working student ako sa UP. Nakapagtapos siya ng abogasiya at nakapagpundar ng mga ari-arian. Kabilang dito ang mga bahay at lupa sa Davao at Estados Unidos at ilang sasakyan. Parati ho namin tinatanong doon sa iba rin mga na-interview namin ng mga kandidato, magkano ho ba yung net worth nila? Kayo po ba? Magkano po ba yung masasabi net worth ni Attorney Yasay? Sa palagay ko, in Philippine pesos, yung aking net worth aabot ng mga 25 million pesos. Mm-hmm. No, net worth yan. Lahat-lahat yun. Baka more pa kasi isasama ko yung properties ng misis ko, no? Mm-hmm. So siguro close to 50 million ganun. Pero sa kabila ng kanyang yaman, pinili niyang hindi tapatan ang ginagastos na mga kalaban. May magkano na po nagagastos sa kampanya? Ako personally siguro mga 500,000 yung personal ko na pera, no? Dahil hindi ako naniniwalang gagastos sa eleksyon. Mayroon akong mga kontribusyon. Umunlad ang karera ni Yasay sa pagkaabogado sa loob at labas ng bansa. Ilan sa mga naging kliyente niya ay mga malalaking tao, kabilang na ang business tycoon na si Lucio Tan. Para sa mga kritiko, maaari raw niyang paboran ang kanyang mga naging kliyente. Kung Pangulo ng Pilipinas, humingi sa akin ng pabor. Pangulo na ng Pilipinas yan, I stood up against him. Hindi ko lamang sinabing hindi, binuko ko pa, binulgar ko pa. And I made sure that he will be prosecuted. Si Lucio Tan pa, dahil kliyente mo siya, tataguin mo. Hindi tama yon. Anak ng isang protestanteng pastor, batid ni Yasay ng Panginoon daw ang nagdala sa kanya para tumakbo sa pagka-vice-presidente. Paniwala niya, hindi maaaring mapaghiwalay ang reliyon at politika. Who seek your face, O God of Jacob? Pero kung sasabihin mo, religion has nothing to do with politics or religion has nothing to do with governance, mali yan. Because lahat ng ating batas is based on religion, one way or the other. Dating SEC chairman at abogado ng ilang malalaking negosyo,
Pero wala pa rin daw sapat na karanasan si Yasay sa gobyerno. Si June Yasay para sa Senado. Tumakbong senador noong 2001 at 2004. Ngunit hindi pinalad manalo sa parehong pagkakataon. This was not legal and that I wanted the president to have more time. Pinakita ko na dapat sana maging karanasan ng lahat ng mga public officials na ngayon na sa pamahalaan na dapat maninindigan sila kung anong tama. Kahit na Pangulo ng Pilipinas ang babanat sa iyo, pag tama yung ginagawa mo at mali yung ginagawa niya, ay talagang kontrahin mo. Hindi ba yun ang karanasan na kailangan natin sa taong bayan? The no votes have it. Markado na kasaysayan ang nangyaring impeachment laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Inakusahan noon ni Yasay si Estrada na kasangkot sa BW scandal kung saan nagkaroon ng manipulasyon ng stocks. Napolitika din umano ang naging hakbang na ito ni Yasay. Even as I acted alone and I was talagang walang nagsabi sa akin I should stand up against Arap. Ayoko naman talagang I just stood up because naniniwala ko mali yung ginawa ni Arap. But maraming mga politiko, especially Jim, may took advantage of it. Naging daan ang mga akusasyon niya noon upang mapabagsa ang Administrasyong Estrada. Pinapakita na natin ko, sir, si Commander. At maluklok ang Administrasyong Arroyo. Kung hindi ako tumindig, at the fact of the matter is sinuportahan ko si GMA. When I was speaking before the public, telling them na huwag kayo matakot na to stand up against ERAP dahil mayroon tayong vice president na magiging competent. No? Laking dismay ang manunuyasay nang walang isinampang kaso laban kay Estrada tungkol sa BW scandal at gawaran ng pardon sa Estrada. Na pinardon si ERAP, napakasakit sa amin yun, no? Hindi pa nag-die out yung controversy sa kanyang conviction for plunder. Pinardon kagad ni Presidente, absolute pa. Pero noong February 14 ngayong taon, pinukol din ang batikos ang ginawang paghingi ng tawad ni Yasay kay ERAP. Nag-apologize ako kay ERAP dahil yung pagkatapos ng impeachment, ay talagang nakita ko how he was a spent man. Na I wanted to really release myself of the burden of saying I'm sorry to him dahil nasaktan ko siya. Giit niya, bagamat humingi siya ng kapatawaran sa dating Pangulo, hindi naman niya pinagsisisihan ang paglantad noon laban kay ERAP. I was not saying I'm sorry to you because you did something wrong. In fact, sinabi ko sa kanya, responsibilidad ko yung to stand up against you. Because of corruption and abuse of authority. It was my duty. But I'm saying I'm sorry to you, Mr. President, because I hurt you. Utang na loob. Kailan tumali? Sa mga huling resulta ng survey, halos napakuna sa 1% ang nakukuhang ratings ni Yasay. Pero wala raw siyang tiwala sa mga ito. May pangalan. Okay yan. Pero hindi yan tatapos ng korupsyon. Tama yung hinala natin na yung survey pala eh. Walang kakwenta-kwenta. Hindi lamang walang sinasabi sa tungkol sa kakainan ng isang kandidato, mas mahalaga sa lahat ay walang katotohanan na yung nangunguna sa survey ay yung talagang mahalal. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kasi nakikita ko talagang iba yung response ng taong bayan eh. Sinamahan namin si Yasay sa isa sa kanyang mga sortie. Dalawa lang dyan ang gamot, yung isa statin at sa isang blood pressure. Kailangan ng mga gamot eh. At sa muli niyang pagsabak ngayong eleksyon, umaasa si Yasay na mapagbibigyan na siya ng taong bayan. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Pangil, Laguna. Narito na po ang Pangil Blog. Kami nagbibigay lamang ng tunay na alternatibo para sa taong bayan. Nasa sa kanila yun. Kung ayaw nila sa amin, malalit na kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero ayaw namin masasabi na hindi namin kayo binigyan ng pagkakataon na pumili ng mga karapat-dapat na mangunguna nating pamahalaan. Kaya kami tumakbo.